Pumayag ang Pilipinas na magdala ng pinakabagong henerasyon ng mga fighter jet mula sa Czech Republic. Nakipagpulong si Undersecretary of National Defense, Eusendi Irinyo C. Espino kay H.E. Karel Hedge, ambasador ng Czech Republic sa Pilipinas, at isang bumibisitang delegasyon ng depensa mula sa Czech Republic sa kanilang pagbisita sa Department of National Defense, DND. Ang courtesy call ng delegasyon ng Czech ay nagsilbing follow-up sa pambungad na tawag ni Ambassador Hedge kay Secretary Gilberto C. Teodoro, Jr. noong Disyembre 2023. Ang parehong mga bansa ay tinalakay ang mga karaniwang hamon sa seguridad, pagtataguyod ng internasyonal na batas, lalo na nakatuon sa internasyonal na batas maritime, at mga prospect para sa pangmatagalang kooperasyon sa pagtatanggol sa ilalim ng 2017 Agreement on Defense Cooperation at 2021 Memorandum of Understanding MOU. Tungkol sa cooperation in the area of defense industry and logistics sa pagitan ng DND at ng Czech Ministry of Defense. Inulit ng delegasyon ng Czech ang suporta ng kanilang bansa sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na pinatingkad ang kanilang mga produkto ng depensa, mula sa maliliit na armas hanggang sa iba't ibang platform ng depensa. Nagpahayag din si Ambassador Hedge ng kagustuhang ituloy ang kooperasyon ng gobyerno sa gobyerno, galugarin ang magkasanib na mga kaayusan sa pagmamanupaktura at mag-alok ng mga opsyon sa pagpopondo para sa mga potensyal na proyekto. Inaabangan ng magkabilang panig ang nalalapit na 5 Czech Asia Defense and Security Crisis Ampersand Disaster Management Exhibition and Conference, ADAS, sa Setyembre at ang pag-host ng DND ng 2 and the Joint Defense Committee, JDC, meeting sa isang araw na pinagkasunduan ng 2 ngayong taon. Ang punong himpilan ng Philippine Air Force ay bumulong sa pag-asa habang naghihintay ang matataas na opisyal ng isang mahalagang pulong. Ang paksa ng talakayan, isang potensyal na pakikitungo sa Czech Republic upang makakuha ng L-39 ng trainer jet. Habang umuusok ang mga tensyon sa rehiyon, ang pangangailangang palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa ay naging mas mahigpit kaysa dati. Si Coronel Hernandez, isang veteranong piloto na may malalim na pakiramdam ng tungkulin, ang nanguna sa mga negosasyon sa ngalan ng Philippine Air Force. Naunawaan niya ang kahalagahan ng pagkuha ng mga advanced na trainer jet tulad ng L-39 hindi lamang para sa paghahanda ng mga piloto, kundi pati na rin para sa pagpapahusay ng pangkalahatang kahandaan ng Air Force. Sa buong mundo, sa magandang lungsod ng Prague, ang mga kinatawan mula sa Czech Republic ay sabik na naghihintay ng balita mula sa Maynila. Para sa kanila, ang pag-asam ng pakikipagtulungan sa Pilipinas ay isang pagkakataon upang ipakita ang mga kakayahan ng L-39 ng isang modernized na bersyon ng kilalang L-39 Albatros Trainer Aircraft. Habang umuunlad ang mga negosasyon, natagpuan ng magkabilang panig ang pagkakatulad. Kinilala ng Czech Republic ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas sa rehiyon ng Asia-Pacific at ang pangako nito sa kapayapaan at seguridad. Bilang kapalit, nakita ng Pilipinas sa L-39 ang isang maasahang at maraming nalalaman na sasakyang panghimpapawid na maaaring matugunan ng epektibo ang mga pangangailangan nito sa pagsasanay. Sa pagbuo ng balangkas ng kasunduan, lumaki ang pananabik sa hanay ng Philippine Air Force. Si Lieutenant Santos, isang batang piloto na sabik na mahasa ang kanyang mga kasanayan, ay masigasig na sumunod sa mga pag-unlad. Alam na ang pagkuha ng L-39 nang ay maaaring magbukas ng mga bagong pagkakataon para sa pagsasanay at pagsulong. Sa wakas, dumating ang araw kung kailan natapos ang deal.
sa isang seremonya na dinaluhan ng mga dignitaryo mula sa dalawang bansa. Nagpalitan ng mga dokumento si Colonel Hernandez at ang kanyang mga kasamahan sa CSECH, na tinatakan ang kasunduan na magdadala ng L-39 ng trainer jet sa lupain ng Pilipinas. Ang DL, na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, ay minarkahan ang isang makabuluhang hakbang pasulong sa pagsisikap ng Pilipinas na gawing moderno ang militar nito. Pag-uwi, sinimulan ng husto ang paghahanda. Ang mga programa sa pagsasanay ay binago, kung saan ang mga piloto ng Pilipinas ay nakatakdang sumailalim sa mahigpit na pagtuturo sa pagpapalipad ng L-39. Ang mga crew sa lupa ay sinanay sa maintenance at logistical support, na tinitiyak na ang sasakyang panghimpapawid ay mapapanatili sa pinakamainam na kondisyon para sa mga darating na taon. Sa pagdating ng unang batch ng L-39 ng trainer jet sa Pilipinas, sinalubong sila ng pagmamalaki at pag-asa. Nagtipon ng mga tao sa mga airbase sa buong bansa upang saksihan ang makinis at makapangyarihang sasakyang panghimpapawid na bumababa sa runway. Para sa mga kalalakihan at kababaihan ng Philippine Air Force, ito ay isang sandali ng pagpapatunay. Alam na malapit na silang magkaroon ng access sa world-class na kagamitan sa pagsasanay. Sa mga sumunod na buwan, paulit-ulit na napatunayan ng L-39 ng ang halaga nito. Namangha ang mga piloto sa liksi at kakayahang tumugon nito, habang pinuri naman ng mga instruktor ang advanced avionics at makabagong sabungan nito. Gamit ang L-39 sa kanilang pagtatapon, ang mga piloto ng Pilipinas ay mas handa kaysa dati upang harapin ang mga hamon ng modernong aerial warfare. At sa gayon, laban sa backdrop ng isang nagbabagong mundo, ang Pilipinas ay gumawa ng isa pang hakbang pasulong sa kanyang paghahanap para sa seguridad at katatagan. Ang pakikipagtulungan sa CSECH Republic ay hindi lamang nagdala ng makabagong teknolohiya sa mga baybayin ng Pilipinas, kundi nagpanday din ng mga bono ng pagkakaibigan at pagtutulungan na magtatagal sa mga darating na taon.